Ayan, magandang hapon sa lahat. Magpapaligo tayo sa ating dumalaga na hindi sure kung buntis or hindi. Sa mga nagtatanong, yes po, pwede nating mapurga ang ating mga buntis na mga baboy kapag 100 days na. Pwede lang, pwede na tayong magpurga kasi hindi na yan matunaw o ma-problem, maapektuhan yung anak kasi malalaki na yan. 100 days na. Huwag ka lang magpurga ng 1 month pa lang na buntis or 2 months kasi hindi pa yan safe. Yan kasi kung 100 days na, 3 months na mahigit yung mga biik sa loob ng tiyan. I don't know kung buntis ba to. So pinurga natin. Ang advantage kung maprogram mo yung buntis mong baboy sa pagka 100 days niya before manganak, sabi ng technician is para healthy yung mga biik, isa yan, at hindi magka-infection, malayo sa infection yung inahin. Yan, kung meron siyang mga dinaramdam, maiwasan yan kapag napurga natin ng before maisilang yung mga biik. So natutunan ko rin yan sa mga technician ko dito from Bimig and Ultrapack. Pumunta-punta sila. Pero mostly ang Bimig yung palaging available dito sa area ko. So kahit yung technician ng Bimig nagsasabi sa akin na 50-50 kung buntis ba to or hindi, pero kasi first time to, sabi niya kung buntis man yan pagdating ng due date manganak, kumbaga sure siya na konti lang yung laman kasi hindi masyadong yung chan, hindi masyadong nag-expand yung chan niya pababa. No, after natin may ipapainom daw niyan product ng Bimig San Miguel. Libre naman daw, sabi niya. May ipapainom sila first pagka panganak ng baboy, ipapainom 'yun hanggang sa mag 5 days to make sure lang na hindi walang mga sakit or complications. No, walang complications ang nangyari after manganak. Okay lang yung inahin mo kasi minsan yung mga complications, ayaw kumain ng inahin, mahina, ayaw magpadede. So yun yung iniiwasan doon sa pinapainom ng Bimig na technician. So pakita ko sa inyo pagka magbigay na sila sa akin yung sachet niyan, ipapainom, ihalo sa tubig. Sabi niya 5 days daw yan ipapainom hanggang ma-make sure natin na safe at saka walang complications yung ating alagang inahin. And then after that, magbigay siya ng antibacterial or same day din pagkapanganak mismo. Habang umiinom siya doon, papainjikan din niya ng antibacterial at Norovet. Ito yung sabi niya na ibigay niya. Kaya nandiyan na yung Norovit at saka antibacterial sa atin. Ibinigay na nga libre yan from Bimig. Kaya natuwa din ako kasi mayroon akong guide. No, sila na bahala mag-inject daw. Sila na mag-inject nito. At saka sa mga biik, bukas magbigay tayo ng iron. Kasi
kung talagang buntis to, hopefully no, God willing, manganak siya. Pagka 5 days, habang tinatanggalan ng ano daw yung biit, habang tinatanggalan ng buntot, ka-injikan din niya ng iron. Sila na bahala din rin. Then after 10 to 15 days, mag ano din, tanggal ng ano, yung i-castrate sila, ang tawag din. Ano ba yung term dun? Tanggalin yung itlog. Tanggalin yung itlog sa mga male na mga biik. Kapun sa Bisaya, kapunon sila. Magkapun sila 10 to 15 days daw. So excited ako sa process, mga kabagis. The first time na natin. Pero luckily no, tinan mo yung didi niya, ano na, lumaki at makikita mong ano na, may laman ng something. Pero ang expect ko dyan is mga December 5, sana ano, lalaki ng lalaki yan. Kaya mag-update ako dito. Yan. Itong buntis ko, mga kapagis, na nagtatanong regarding sa paligo, pinapaliguan to ano, at umaga at hapon para malinis siya, matulog yan, at malinis din siya kapag ka kumain. So kailangan nating linisan yung kanyang kainan. Yung ordinary hose lang to, mga kabagis, nasa Cebu Home Builders ko binili to. Okay naman din, malakas siya kung malakas yung tubig sa Helpmate. Dito sa Cebu, Helpmate yung gamit namin. Pero kung mahina, mahina din. Ayan. Ang tanong ko dito, kapag ang mga nakas ito, may hinahanda na akong malagyan ko sa mga biik ko. So, ito daw, ang paglilinis nito. So, technically, ayaw natin mabasa yung mga biik. So, ang gagawin natin dyan siguro is ilagay natin sa lagayan yung biik habang paliguan at basain natin to. Tapos, ibalik na lang natin yung biik once tuyo na. Excited ako kasi, oo nga, first time po akong magkaroon ng inahin sa buong buhay ko, mga kabagis. So kung okay yung takbo nito, dagdagan ko ng dalawa para maging tatlo na sila. So kibali ito, hatiin ko to ng ano, tubo, lagyan ng division para dalawang inahin na. At yan, gagawin natin na dapat sabay silang magbuntis para once
ano, once mga anak, so yung mga biik sa bawat isang inahin, ano lang, magkasalo lang sa didi nila. Yun kasi yung ginagawa ng iba, mag-isabay tapos yung mga biik kahit saan. Natuwa ako yan kabagi, si kahit saan magdididi pala yung mga biik na yan. Hindi yan, kahit si, hindi pa yan sila, hindi pala yan sila mag ano ng mga ina nila, magdididi yan sila kahit sino, basta mga biik. Yung napansin ko, sabay nilang pabulugan yung mga ano, guilt na magkatabi, para pagkabuntis nila, sabay din mga anak. Then yung, excuse me, din yung biik nila magkasabay sa pagdidi. So magka, kahit palipat-lipat yung iba, okay lang. At isa din yan na technique, para kapag ka, for example, ilagay mo na lang, ilagay mo na yung mga biik sa lagayan, kabali ano na sila, na walay na, hindi magka ano yung mga biik, hindi magka-clash, hindi mag-aaway-aaway. Yun din yung technique daw, para masanay na habang maliliit pa, para pagka iwalay na sila sabay, parang feel nila magkapatid lang din sila, so hindi sila mag-aaway-aaway. Yun yung ginagawa. Napansin ko, maganda din ang technique yun, no? So kasi itong binilhan ko nito, mga kabagis, ganun yung ginawa, no? Tatlo sila magkatabi yun, sabay pinabulugan, sabay din ng anak. At yung mga anak nila palipat-lipat lang magdidi. Okay lang naman din yung ina or yung inahin. Hindi sila mahirapan kapag ma ano na, mawalay na, isabay nila sa isang kulungan lahat, hindi magka problema. So yun, no. Yun na siya.